Naging nasasabungan si Mario pagkagaling sa trabaho, kaya halos wala din matitira sa kinikita niya sa pasada. Wala siyang magagawa kundi naisbawiin lahat ang naipangtaya niya, pero wali pa din. Kaya di na siya nagdalawang isip na umutang sa kaibigan niyang si Warren. "Pare, pautang naman oh, para naman makabawi ako." "Naku, paring Mario, wag masyado pare, kasi di ka pa nakakabayad ng hiniram mo sa akin nung nakaraan. Last na talaga ito pare, kung wala akong pambayad, ang misis ko na lang ang ibabayad ko." "Sure ka ba, paring Mario?" "Oo naman, paring Warren." "Sige na, last na talaga. Ang laki ng pusta sa kabila eh. Malay mo naman, swertihin ako." "Okay siya, last na yan. Dahil alam mo naman, gagamitin ko pa yan sa palayan. Alam mo namang anihan na, pambili ko ng panangpang spray." "Deal na pare, last na talaga, promise." Si Warren na binata, tinitipid sarili para makaipon siya. May gusto kasi siyang bilhin para sa sarili. Sasakyan iyon, medyo mahal, kaya pinag-iipunan niya talaga. At nalalapit na din kasi ang anihan. Pero nang sinabi na ipambabayad ang misis ni Mario sa kanya'y, umuo na lang siya agad na humiram si Mario. Kaya nakahiram nga uli si Mario kay Warren. Kaya lahat ng pera'y naibigay ni Warren kay Mario. Kaso ganun talaga, talunan na umuwi si Mario sa kanilang bahay nang wala na siyang maisip na pambayad. Kinausap niyang masinsinan ang asawa. "Pumayag ka na mahal, ikaw lang ang pag-asa ko." Wika ni Mario sa asawang si Aya. "Mario naman, wala na bang paraan para makabayad ka?" "Wala na talaga Aya, ikaw lang ang makakatulong sa akin." Nag-isip ng mabuti si Aya nang oras na yon. Siya kasi ang gusto na ipambayad ni Mario kay Warren. Mahal niya si Mario, pero nag-aalinlangan siya at naawa kay Mario. Kaya wala nang magawa si Aya. Pumayag na siya sa sinabi ni Mario. Si Warren namay, matagal na niyang crush si Aya. Kaso, naunahan siya ni Mario
noon dahil sa busy siya masyado sa kanilang bukid. Kaya nang umakyat ito ng ligaw, nalaman na lang na magpapakasal na si Aya at Mario. Kaya dinalang niya tinuloy noon ang panliligaw sa babae. Pero sinusubok talaga sila ng tadhana dahil di maganda ang naging buhay ni Aya kay Mario. Kaya nais bawiin ni Warren si Aya kay Mario. At ito na lang ang naisip na paraan. At pagkakataon niya para masabi kay Aya na siya talaga ang mas may karapat dapat kay Aya. Nang dahil sa pakiusap ni Mario, pinuntahan ni Aya si Warren sa kanilang bahay. Alinlangan na kumatok si Aya sa gitna nila Warren. Kaya nang kumakatok siya, sakto namang andon si Warren. Oh, napadalaw ka, Aya. Warren, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nabalitahan ko kasi kay Mario na malaki ang pagkakautang niya sa'yo. Tama ba ako? Oo, Aya. Halos sa asawa mo na napunta ang ipon ko eh. Ganun ba? Wala na bang paraan para naman makabayad kami sa'yo? Kahit naman sana, paano maisauli ko ang pera na nahiram niya? Well, kung ako ang tatanungin mo, Aya, madami namang paraan para magkapera. Depende na lang kay Mario. Pagsabihan mo kung titigil ang asawa mong hiram ng hiram at mag-ipon, di nalalaki ang tubo ng utang niya. Kahit ano, Warren, gagawin ko para makabayad agad. Ang inaalala ko, Aya, kaya mo ba ang init ng araw sa bukid? At kung pagkatapos mo naman magtrabaho sa bukid, ay di ka uuwi sa inyo. Dito ka na lang sa bahay namin uuwi. Kaya mo ba yun, Aya? Kung iyon ang paraan, Warren, gagawin ko. Okay, Aya. Bukas, aasahan kita sa bukid. Okay, Warren. Kaya nang matapos ang pag-uusap ni Warren at Aya, ay umuwi na agad ito sa kanilang bahay. At naganda para bukas. Pero nang mga oras na yon, di pa umuwi si Mario. Kauupo pa lang ni Aya sa rocking chair nila nang may maulinigan siyang may kumakatok sa kanilang pintuan. Aya, andyan ba si Mario? Bakit, Oscar? May kailangan ka ba?
Oo, si Mario kasi. May nahiram na pera. Kailangan ko pa naman na yun. Wala ba siya dyan? Naku, wala eh. Since siya ng Oscar, kadarating ko lang. Pero Aya, pagsabihan mo si Mario, dapat huwag nang hiram ng hiram, kung di pala marunong magbayad. Okay, Oscar, makakarating sa kanya ang sinabi mo. Sobrang stress ni Aya dahil sa mga utang ni Mario sa mga tao. Kaya wala nang pag-aalinlangan. Napikit mata siyang nagtrabaho sa bukid nila Warren para kahit papaano'y makabayad siya. Pero mga ilang araw pa lang, ang dami na uling naniningil sa utang ni Mario. Di lang isa, dalawa, tatlo o apat na tao ang pinag-utangan niya. Lahat na yata ng tao sa kanilang barangay. Hanggang sa di na umuwi si Mario sa kanilang lugar. Kung wala siguro si Warren na tumulong sa kanya, tsak na si Aya ay nasa kulungan na din dahil sa utang na natambak sa kanyang balikat na iniwan ni Mario. Nang hapon na yon, kasalukuyang naggagapas ng palay si Aya. Naawa si Warren dito, pero yun lang ang paraan para maisip ni Aya na di si Mario ang karapat dapat sa kanya. Kaya nang alam nitong masyado ng mainit ang sikat ng araw, lumapit si Warren kay Aya. O Aya, pahinga ka na muna. Saka na yan mga palay at tsaka mag-aalas tres na. Din ng hapon, wala ka bang balak mananghalian? Warren, di ko na alam ang gagawin ko. Bakit ganun si Mario? Asawa ko siya. Pero iniwan na lang niya ako at di na muling umuwi. Nako, Aya, huwag kang ma-stress. Ganun talaga ang buhay. Pasasaan ba't makakabahayad ka din? Salamat, Warren, ha. Siguro kung wala ka, paano na ang buhay ko? Maiyak na tugon ni Aya kay Warren. Kaya si Aya at Warren, habang di pa umuwi si Mario, di nila maiwasan na magkadibilapan sila ni Aya. Kaya dumaan ang mga araw at buwan. Muling nagpakita si Mario kay Aya. Pero wala na ang dating Aya na talagang minahal ni Mario. Dahil na din sa pang-iwan nito sa kanya ng sangdamakmak na utang sa mga tao sa kanilang nayon. Sinuyo-suyo ni Mario si Aya,
Pero, give up na talaga si Aya. Napatunayan nito na din karapat dapat si Mario na naging asawa niya. Dahil, hinayaan lang siyang mag-isa na humarap sa kanyang utang na iniwan. Kaya sa ngayon, nagsisimula pa lang si Aya na makabangon sa mga stress ng kanyang buhay. Kaya hinayaan na lang nito si Mario. At kahit magsisipa si Mario sa kanyang buhay ay huli na. Dahil ayaw na din ni Aya sa kanya. Dahil sa pang-iwan sa kanya ni Mario noon.